Okay, so today, ika-clarify ko lang kung paano gawin yung DLP number 1 at saka yung DLP number 2. So, unahin muna natin, of course, na gawin or i-illustrate yung sinasabi nating patrilineal descent, okay, system. So, dito sa PDS natin, ang gagawin natin, of course, yung shading ng patrilineal, okay? Magbe-base tayo doon or magbabari tayo doon sa patrilineal aspect ng mismong family natin. Okay, so umpisahan muna natin of course sa triangle. Okay, alam naman natin yung kapag triangle, it means lalaki. Okay, male. Tapos kapag babae, of course, bilog. Okay, yun lang yung gagawin natin. So, if ever nakasal, of course, lalagyan nyo siya ng equal sign. Okay, so if ever na hindi kasal, lagyan lang ng ganyan. Okay, understandable. Palagi naman natin yung sinasabi nung nakaraan. Okay, if ever man namatayan kayo ng members, if ever naman namatayan kayo ng tatay, okay, lagyan nyo lang ng ganyan. Pero kapag patrilineal, of course, lalagyan natin siya ng shade. Okay? Pero lalagyan pa rin natin siya ng slash. It means, deceased na siya. Okay? Ibig sabihin, out of commission, patay na siya. Okay? Same as doon sa mismong nanay natin. Okay? So, gagawa ulit tayo ng decent band. I-decent band yung nakapatayo, naguhit. Tapos, gagawa ulit tayo ng co-decent band. Ibig sabihin, ito yung mga nabuong pamilya nung nanay at saka tatay mo. Halimbawa, ilang kayo magkakapatid? Sabihin na natin, 5. Okay? O sige, habaan na natin. O sige, sabihin na natin, 5. Ito na lang. Hindi mahirapan. Halimbawa, 5. O sige, ganyan kasi mahaba yan eh. Medyo mahaba yan. O, so, ang gagawin natin, of course, gagawa ulit tayo ng decent band. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ibig sabihin, nakagawa na tayo ng ating decent band. So, dito, halimbawa, sabihin na natin, meron tayong 3 lalaking kapatid. Okay? Halimbawa, 3. Kailangan, yung pagkakasunod-sunod ng magkakapatid, ha? Simula panganay hanggang sa bunso. So, yung bunso hanggang dito. Okay? Dito nyo ilalagay. So, halimbawa, 3 kayong magkakapatid na una, 3 lalaki. Okay? So, kaya kung nilakihan, mahabaan, if ever man na may mga asawa at anak na, yung mga kapatid nyo, okay, hahabaan nyo siya para may space dito kasi dito tayo magtitrace mamaya, okay? So, next, halimbawa, tapos 2 babae, okay? So, sa, ano, sa patrilineal descent system, of course, ang shasheda natin, of course, yung tatay natin, di ba? Tatay. O, sige, parang hindi ako mahirapan eh. Okay, shasheda natin lahat, okay? Lahat. Kasi, parte kayo ng pamilya. Diba? Parte kayo ng pamilya ng tatay ninyo. Okay? So, halimbawa, if ever man na nakapangasawa na yung kuya mo, for example, diba? Halimbawa, ito, nagkaasawa na yung kuya mo. Diba? O, lagyan natin siya ng ganyan. Okay, halimbawa. Tapos, lagyan natin ulit ng decent band. Okay? Halimbawa, sabihin na natin meron siyang nabuong 3 anak, yung panganay na kuya mo. Diba? Halimbawa, sabihin na natin, bilog. Tatlong anak, okay? O, sabihin na natin ganyan. Babae, lalaki, at saka babae, okay? Shishidan ba natin yan kapag patrilineal descent system yung pinag-uusapan? Yung mga anak nila? Of course, lalong-lalo na kung lalaki yung anak niya. Kasi nga, sinasabi ko nga pa ulit-ulit, dala-dala nung lalaking kapatid mo yung apelido nung tatay mo. At nung nagpakasal siya, yung apelido ng tatay mo, yung pinamana niya doon sa napangasawa niya. Nagigets? So, isi-shade natin sila lahat. Okay? So, halimbawa, nagkaroon ng asawa, sabihin na natin, ikaw yung bunso. Diba? For example, ikaw yung pinakabunso. Ikaw to. Ikaw yan. Tapos, nagkaroon ng asawa tong pang-apat ninyo. Okay? Sabihin na natin yung babae. Okay? Siya yung nakapag-asawa. Okay? Halimbawa, sabihin na natin, nakabuo sila ng isang anak lang. Okay? Triangle ulit. Kasi lalaki. For example, ha? So, hindi na kayo maglalagay ng decent band. Okay? Hindi na kayo maglalagay ng co-decent band rather. Okay? Pero maglalagay kayo ng decent band. Okay? O, tapos, pagkatapos nyan, isi-shade ba natin yung anak niya or hindi? Eh, babae siya. Diba? Hindi. Hindi na natin siya isi-shade kasi ibang apelido na yung dala niya. Okay? Ibig sabihin, hindi na dala ng ate mo ngayon yung apelido ng tatay mo. Kasi nga, kinasal na siya at, of course, magbabago siya ng apelido. All throughout these particular shapes, ganun yung gagawin natin, okay? If ever naguguluhan kayo, if ever na nabibilisan kayo, pwede nyo siyang i-pause and play, okay? So, ayun yung description natin dito or yung discussion natin pertaining sa patrilineal descent system tracing, okay? So, next, pupuntahan naman natin yung matrilineal descent
system, okay? So pupunta na tayo doon sa tinatawag nating MDS, okay? Matrilineal descent system. Same as usual, 'di ba? Gagawa ulit tayo ng nanay at saka tatay na ano, na shape, of course, ito lalaki, ito babae, okay? Tapos gagawa ulit tayo descent band, o sabihin ulit natin lima ulit, 'di ba? O para straight, okay? Gagawa tayo straight na ganyan. Okay, tapos gagawa tayo ng ganyan, of course, 'di ba? Halimbawa, sabihin na natin, o nakabuo naman sila ng apat na anak. For example lang ha. Okay, tapos gagawa ulit tayo, o apat. O apat, okay? So sabihin na natin meron na buo na isang lalaki, dalawang babae sa gitna, at saka isang lalaki din sa bunso. Okay? So example lang naman 'to, guys. So pwede niyo namang i-disregard na lang to at ito yung gawin yung variation para doon sa mismong gagawin yung DLP number 2. Okay? So, ano siya shade natin dyan? Of course, yung nanay mo. Diba? O, ayan. Yung shape ng nanay mo na circle. Kasi nga, matrilineal yung pinag-uusapan natin. Okay? Shade-shadean ba natin to lahat? Of course, shade-shadean pa rin natin yan. Kasi, anak ka nung nanay mo. Diba? O, syempre, anak ka ng nanay mo, shade ka pa rin. Diba? So, dito na tayo magkakatalo. If ever na magkaroon ng asawa yung kuya mo, yung mga panggitna ninyo, okay? Pati yung iba nyo pang mga kapatid. Halimbawa, yung kuya mo, nakapangasawa, di ba? Halimbawa, kuya mo nakapangasawa ng, of course, yung jowa niya. O, halimbawa, tapos nagkaanak sila ng tatlo. O, halimbawa, sabihin na natin, isang lalaki, tapos dalawang babae. Okay? Sorry. O, ayan. So, pagpalagay na natin, isishadean ba natin yung mga anak nila? Nung anak ng kuya mo? Sa tingin nyo, guys, hindi, di ba? Hindi siya natin siya isi-shadean kasi matrilineal yung hinahanap natin dito, di ba? Matrilineal aspect. Nakakaintindihan? So, magpertain kayo doon sa illustration na makikita nyo sa LMS. O di kaya, kalkalin nyo doon sa mismong, pares lang naman yun eh, graphic organization doon sa mismong ano natin, sa PowerPoint at saka doon sa activity sa LMS. May description doon, may makikita kayong graphical illustration pertaining on this particular matrilineal descent system. Nakakaintindihan? So, hindi natin siya i-shade, okay? Pero dito tayo ulit magkakatalo. Halimbawa, yung ate mo naman, 'di ba? Yung ate mo nakapangasawa, okay? Tapos nagkaroon sila ng dalawang anak. Okay? O sabihin na natin babae at saka lalaki. Shade-shadean ba natin 'to or hindi? Shade-shadean natin kasi yung ate mo yung nagkaanak eh, 'di ba? Yung ate mo. So, nagigets nyo yung logic, okay? So, ganun lang yung gagawin natin. Kapag nagkaanak yung, tawag dito, kapag nagkaanak, yung ate natin or any part ng pamilya natin, kapag matrilineal yung pinag-uusapan, yung anak, kapatid natin babae, kapag nagkaanak yun, share-share natin sila, okay? Ganun yung gagawin natin, trace. All throughout this particular tracing ng matrilineal descent system. So, kung may mga tanong kayo, mag-ano lang kayo sa GC, tanongin nyo lang ako kagad, magre-respond ako sa inyo kagad. Okay?